Samantala, sa atin namang showbiz ganap, naging usap-usapan sa social media ang acting performance ni Miles Ocampo sa Batang Quiapo. Alamin natin kung ano nga ba ang kanyang naging experience sa pagganap bilang Young Marites. Panoorin natin ang aming naging kwentuhan. Magandang morning mga kasakto. Ngayong umaga makakasama po natin ang babaeng nanganak sa telebisyon at nag-trending. Baka kasama natin ang na-miss nating kapamilya, si Young Marites ng Batang Quiapo. Wala lang iba kundi si Miles Ocampo. Hi Miles! Hello po! Magandang morning sa'yo! Magandang morning po! Okay. Miles, kamusta naman yung experience mo? Siyempre, parte ka ng cast ng Batang Quiapo. Masaya. Nung in-offer nga po sa akin, sinabi pa lang ni Kuya Coco na Young Miss Cherry Pie. Hindi ko po alam kung anong maging flow. Nag-yes na ako agad. Cherry Pie Pikachu yun eh. Of course. Oh. And alam ko na since serya ni Kuya Coco ulit, pagbabalik niya sa primetime at under Dreamscape, alam kong malaking proyekto po siya. Miles, ito ba yung pinaka-challenging mong role so far sa iyong talambuhay ng pag-aartista? Para pong yes. Kasi first time ko pong umire. First time ko nanganak. So, I feel like yes. Oh. First time mong umire. Oo. Oh, as a mom. Pero kasi kaya ko naman natanong yung challenging. Kasi nga, nag-viral or alam talaga yung storya na si Direk Coco is gusto niya sa cast niya, no script acting. Yeah. Gano'ng ka-challenging o mahirap ba siya? Paano ko nag-adjust? Ako kasi po, lumaki po ako dun sa yung script namin, yun yung Bible namin, di ba? May mga sinasabi pa minsan na kung ano yung sa script, as is mo siya sasabihin. Kasi once na may maiba ka lang na isang word, iba na yung thought niya. So with Kuya Coco, once na pumasok ka sa set niya, dapat prepared ka. Kasi po minsan, pag alam ko na yung script, alam na natin yung script, alright, sige, okay na yan. Pero doon, hindi po alam ko ano pwede mangyari. So you have to be prepared talaga. Hindi pwedeng petex. Yung parang kailangan, you have to step up kasi yung mga kasama mo, magagaling din po. So kailangan ready ka anytime. Kung anong iba to sa'yo, dapat alam mo yung way paano siya tatanggapin, alam mo yung way kung paano siya i-ignore at the same time. But, paano ka nagpe-prepare ikaw sa sarili mo? Wari, taping day? Ako kasi po, meron ako kuya na sabi ko nga, yung personality ko parang ang loud-loud ng personality ko. Pero talagang mahiyain ako, talagang lagi akong kinakabahan. So kapag nandun sa set, hindi ko alam, nagtatransform ako. I feel like once na nagsabi ng action, tinatalon ko lang talaga. Kasi parang kapag inuna mo pa yung takot mo, inuna mo pa yung kaba mo, maapektuhan yung trabaho mo, hindi lang ikaw, even yung mga ka-eksena mo po, diba? So ako, kung anong hinihingi, jump lang talaga. Tsaka lahat nagsistep up, hindi importante porket batang aktor ka, yes, nagtagal ka na ng konti, or veteranong aktor ka. So lahat din, napapansin mo yun sa mga, syempre, mga veteranong aktor. Upo talaga. And ako nga, sabi ko, hanggang ngayon, fangirl ako eh. Mahilig ako yung mag-fangirl sa mga artista. So hanggang ngayon, nag-observe pa rin po talaga. Pag sinabi mong no script acting with the traditional script acting, ano yung kinaibahan nun? Wala naman siyang malaking changes po for me kasi natuto po ako nung mga bata ko sa mga workshops na you have to say yes all the time. So kung anong iba to sa'yo, dapat ready ka. Para sa mga hindi pa nakakanood ng Batang Quiapo, ano bang role ni Young Marites? Kamusta yung naging experience mo sa paggawa ng proyektong to? Ako po si Young Marites. Ako po si Young Miss Cherry Pie Pikachu. Asawa ako ni EJ Falcon, which is siya po si Sir John Estrada paglaki niya. And may nangyari between my character, yung Young Marites, and yung character ni Ramon, yung Young Christopher De Leon na pinotray po ni Kuya Coco din. So yung nangyari sa kanila, yung nagbunga nun ay si Tanggol, na paglaki niya si Kuya Coco. So doon po umikot yung story nung Bible. Pag sinabi mong Cherry Pie Pikachu, sabi mo, napayes ka kagad, di ba? Sabi pa na, pero ano yung, gano'ng ka-importante yun sa'yo? Na gaganap ka ng role na alam mo yun talagang, wow, icon na sa industry. Ano, kuya, syempre pressure. Kandun yung pressure and excitement at the same time kung paano mo gagawin. Kasi syempre bata pa lang, oh, pinaparod ko na si Cherry Pie eh. So, isa siya sa mga tinitingala at nire-respeto natin sa industriya. So, ikaw yung young niya, dapat magawan mo ng hustisya. Mabigyan mo ng hustisya. Bata pa lang din ako napapanood ko na si Miles sa Going Bolivia. Tawa ka ako lang yun. Okay, so ngayon punta naman tayo sa mga fun, light questions. Miles, morning person ka ba? Morning person. Ano oras ka gumising? May mga moments kapag work, kaya ko gumising 5 a.m., 4 a.m., if depende po sa call time. Pero madalas, kung wala po akong trabaho, lalo na lately, 10 p.m. pa lang tulog sa ako. Ah. I'm such a tita. Anong favorite
favorite mong gawin unang-una sa umaga? Kape. Coffee is life. Coffee is life. Tubig at kape lang ang ano. Tubig at ang kape. Inumin. Ang inumin. Correct. Ano ang gusto mong gawin kapag hindi ka nagte-dating? Mahilig akong mag-me time din. Kung aside from our adventures at mga dates namin ng boyfriend ko, mahilig akong mag-me time. So yung me time ko, even before, like, nung college ako, meron lang akong vacant time ng 3 oras, manonood ako ng sine, mag-isa lalakarin ko yung UP Town. Wow. Mahilig ako mag-ganoon, manonood ng sine, magkakape mag-isa, kakain mag-isa. Or, any other activities? Kasi maraming mga artista na may mga business, yeah, may mga ibang pinagkakabalahan, meron kang kalimbang ganun? Ako po, nag-class ako, nag-workshop ako under Sir Ricky Lee. So, nagsusulat ako. So, yung previous show ko po before, part ako ng brainstorming team na. Wow! So, merong side racket. May sweldo. Hindi, magaling yun. That's improving your craft. Yeah. Mahilig ka magsulat. Opo. Magbasa, magsulat. Yes. Ano take mo nung college? Ano po ako? Anay ko pinagdala ng college. Okay. So, first ko ay theater arts. Okay. Then, after theater, nag-creative writing. Kasi nga, workshop ako with Sir Ricky Lee. Ang hirap pala po sa UP ng script writing, sobrang lalim. Oh. So, ang last ko, Philippine Sun. Philippine Sun. Yes. Graduate ka na? Not yet. Not last yet. 3 sems. Because I tried dong pandemic kasi parang sabi po nila, grab mo na yung opportunity since online lang. Hindi ko po kaya talaga because never ako nag-home study nung bata ako. Oh. So, yung ganong online setup, not for me. So, anytime. Okay. Soon, babalik at least ngayon, pabalik naman na. Yeah. Last 3 sems na lang. So, konti na lang. Love life naman tayo. So, balita ko si Elijah, yung boyfriend mo. So, kumusta naman kayo? Magto 2 years na kami. Two years na kayo. I'm happy and swerte kasi ako with him. Same craft kami. So, na-inspire niya ako. Natutulungan niya ako sa pag-process, sa pag-aral ng mga scripts ko. And masaya na you have someone na sinusuportahan ka sa kahit anong ginagawa mo. Tsaka nagkakaintindihan kayo. Yes. Kasi same kayo ng industry. Yeah. Nagkakaroon ba ng times na salisi kayo? O sabay-sabay, minsan salisi? Madalas. Yeah. Like right now, yung work kasi po namin, natin, like, lock-in siya, tapos ako naman ibang project. So, kapag may mga short na days, like yung LU namin last week, 2 days lang, na libre. Quality. 2 days lang, igagrab na namin yun. Okay. Yeah. Okay. Sige, message lang sa mga kapamilya natin, kasakto natin, para supportan ka. Yes, maraming salamat po muna sa lahat ng pagmamahal at sa lahat ng praises na natanggap ko po for the past few days. Dahil po sa Batang Quiapo, maraming salamat po. At sana po patuloy niyo supportahan ng Batang Quiapo every Monday to Friday po yan after TV Patrol. Okay, Batang Quiapo. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat thank you. Po. Thank you. Thank you so much. Lupit talaga ni Miles. Siyempre, panoorin yung Batang Quiapo.